إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mengalir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ang huling pagbigay natin ng khutbah sa mimbar na ito ay tinalakay natin kung paano nangyari ang pagpili kay Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bilang tagahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi natin na ang nangyaring pagpili kay Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bilang khalifa o tagahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naganap sa pamamagitan ng mga authentikong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay direct or indirect sa ilang mga hadith na binanggit natin noon. At nangyari ang ijma, halos pinagkaisahan ng ating mga eskolar na ito ay makatotohanan at kabilang sa pinaniniwalaan sa ating relihiyon na kung sino man ang hindi maniniwala nito ay kumbaga may kakulangan sa kanyang pananampalataya. Kaya ito'y nangyari bilang isang kaganapan sa ating reliyon na dapat natin paniniwalaan. Si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ay nanatili sa kanyang pamamahala pagkalipas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 2 taon at 3 buwan at 10 gabi or 10 araw. So, 2 taon, 3 buwan at ilang araw. Ina sa mga eskolar ay nagsasabi ito ay 10, ilaman ay 1. Pero yun ang kabuuan ng pananatili o pamamahala ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Hanggang sa siya ay namatay o pinawian ng buhay noong gabi ng Martes, Tuesday, sa 22 ng Jumada al-Akhirah sa taong 13 ng Hijrah. At sa gabing ito na rin, nailibing si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa tabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang huling nasabi ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ay tawaffani musliman walhaqni bis-salihin. Kunin mo ako o Allah o mamamatay ako o Allah habang ako ay nasa pananampalatayang Islam. Ako ay Muslim at isunod mo ako doon sa mga taong mabubuti. Yan ang huling nasabi ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Niyaba inuli na naramitan ng khutba kanon. Niyaba amin ba na panumba sa kinapamili sa kanya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na rinamitan no magisan i-direct atau ka-indirect na naramit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanong hadithin iniyade ito ang kasambi sa kanin sa kanong uliyanong kapatid na sa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na kinumabal si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sa dalang anakan walagun tutrulan nandung
So kapan ka sa pulukay, so kapan ka magabi, so kapan na tingilan siya, kung ka magabi. Toro mahi kinapatan niya mo kresidik na niya Allah wanmu na siya sang kanong kami sa lasa ikanwapun puto sa kiyabatin akhira kanulatun ay kasapulong mutro sa hijra na nagkalabungkos ka rin kanong bubo ba ang magabi sa nadapirin sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pero bago siya namatay, bago namatay si Abu Kresidik na niya Allah wanmu at noong siya ay naramdaman niyang yun na ang huling buhay niya sa kanyang karamdaman at natiyak na niya sa kanyang sarili na halos magpapaalam na siya din sa mundong ito, ay sinabi niya sa mga tao, inipon niya ang mga tao at sinabi, Ayuhan nas, innahu kad nazala bi ma kaddaron, wala adhunni illa mayitan limabi. Wa kad atlaqa Allahu aymanakum fi bay'ati wa halla 'ankum 'uqdati wa radda 'alaykum amrakum fa amiru 'alaykum man ahbabtum fa innakum in amartum bi hayatin minni kana ajidu an la taqtalimu ba'da. Bago siya namatay, sinabi niya sa mga tao ay siguro sabi niya nakikita ninyo kung ano ang dumating sa akin ang kanyang karamdaman. At ito na sa amin niya, ang sa aking paniniwala ay ito ng aking kamatayan. Kaya noong buhay pa ako, sabi niya, ay nabitiwan ninyo ang inyong kanang kamay, ang inyong sumpa, na piliin ako bilang isang tagapinuno ninyo, Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon sabi niya, ay parang nawawala na ito. At ibinalik na sa inyo itong bayan na ito. Kaya ang gusto ko sabi niya, sabi niya Abubakar, ay bumili na kayo sa sino mang magugustuhan niyo na kahalili ko, kasunod ko, sapagkat kung ito ay gagawin niyo, habang ako ay namumuhay pa, ito'y mas nakakahigit na mangyayaring hindi kayo magkakawatak-watak, hindi kayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Ito ang binitiwan na salita ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pagumi natin si Abu Bakr Siddiq na niya ba inabukawanan niyo. Sabi niya na, kanurian ko na di bunikan wala ka lang daw. Sa tingin siya, samaya na nagkagadam ko, ikanakurumogan siya sa dunia niya. Kaya rin doon tingin, ikabundal ko niya na kagina kami ito tingin na nagagadam ko sa pagalayan to at kinabukawan ko sa kanuliman ko yan naman ang subaya. Ginabayaan na natin ang dunggol lima at okay, magta na limang isa siya sa kano, para doon lima no, pagalit niya. Tumaybayaan ito, kapagwasa-pasan. Na, suntubating ko na nagkalam ko tigyan ko mag-resendig radi Allah na kinamubayaan sa lakin bilang isa akhalifa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Na samaya tingin na nabagal na nito kapagambalingan ng sarkan mo. Tanya ko kanin yan tingin ko mag-resendig radi Allah ko na pamili ka nun santen ang kaninyano a magkakamalasal ka no sa uriyan ng kapatay ko. Kagina amin ka, ungulano ito ba sa tempo na bibiyagan ko ba na namasikan magagapyan ito sa niyang mana na di mapangadan di kasumpala ka. Di mapangadan ikabitas-bitas ako sa unapang paniyagan ko ba na imasat no dan unten ba yung kakamal sa kano uriyan no kapatid ko. Namitong ba? Bali, ulananan ko, pagkalipas nito, ang iilang mga hakbang ay kapagitin natin sa ginawa ng Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Unang hakbang na kanyang ginawa ay ang tinatawag na al-istishara. Al-istishara. Ang consultation. Nagkonsulta siya sa mga sino bang alam niya na mga sahaba, maging sa mga muhajirin, mga taga-Makka, at saka sa mga ansar. At ang bawat isa sa mga tao na mga muhajirin, pati mga ansar, ay ayaw niya. Ang bawat isa sabihin niya, ang dapat mamahalan ay si ano. Ang ilang tao, ang ibang tao na itinuturo niya, liban sa kanya. Bawat isa sa mga sahaba ay ayaw nilang kumbaga, makuha ang isang katungkulan na ito para sa kanyang sarili. Kundi bawat isa ay gustong kunin ng iba. Hanggang sa ang nangyari ay bumalik na rin ang idea kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu.
guna sokuman isa kanu kini istisara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu santai pakamal kada pergi kau mun sana tingin nyade nasi kuana dapat yo dagal ini dikena pemaga kawan kagina ni aja nang kena kenal sakamun ni apa namas uliya pakai jalur sakai muni ini. Nah, sebab sana aku pergi ke umum ni sana ni ada apa kamar nasi kuat. Itu atau dan akan beringat sebuah pikiran sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke umum ni sana dan akan beringat guna sana akan beringat kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nana untuk pembangkan yang dipintar nanti gincia fa'amhiluni hatta al-tura lillah walidinihi wal-ibadihi. Lagi nak kami tutup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan gaya kumusa uras kandung putih ilmu ilai untuk i pakamalan para Allah Ta'ala penuatkan Allah Ta'ala penuatkan agama Islam dan penuatkan pada kereta tuma inan dalun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang nasari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun gaya ibn aliknus akin kungsin ang pipiliin ko bigyan niyo ako ng palugin ng ilang panahon para piliin ko para sa inyo kungsin man ang kanais-nais na magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at para sa kanyang reliyon at para na rin sa kabuuan ng mga tao. Kaya ang unang ginawa ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, itinatawag niya si Abdurrahman bin Auf. Ipinatawag niya si Abdurrahman bin Auf na kabilang sa al-ashra al-mubashirin bil jannah, kabilang sa binigyan ng mabuting balita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong si Abdurrahman bin Auf ay makakapasok ng paraiso. Kaya dinampak niya at ang kanyang sinabi, "O Abdurrahman, ano ang masasabi mo kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu? Ano ang masasabi mo kay Umar ibn Khattab?" Ang sagot ni Abdurrahman bin Auf, sabi niya, "Walang bagay na itatanong mo sa akin kundi ikaw pa rin ang mas nakakaalam. Kayong magkasama eh. Ilang beses narinig ko ang Propeta Muhammad ay lumabas kasama si Abu Bakr at si Umar. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumasok kasama si Abu Bakr at si Umar. Kayo na kayong magkasama. Kaya wala kang ibang bagay na itatanong sa akin kundi ikaw pa ang mas nakakaalam tungkol kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu." Sabi ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu, "Kahit na ganun pa man, pero ano ang masasabi ko kay Umar ibn Khattab?" Ang sagot ni Abdurrahman bin Auf, "Huwa wallahi afdal min ra'ika fi." Ganito ang kasagutan ni Abdurrahman bin Auf. Sabi niya, "Si Umar, kung meron kang iniisip sa kanya na mabuti, ay mas mabuti pa siya." O, kung meron kang iniisip na mabuti kay Umar, ay mas mabuti pa ang tunay na pagkatao niya kaysa iniisip mo. Ganon ang ibinigay na pagpupuri ni Abdurrahman bin Auf kay Umar ibn Khattab. Niyakin ko ni Abu Bakr As-Siddiq na inipatawag niya sa mga sahaba. Napaganin tinatawag na si Abdurrahman bin Auf na ininjanin ni Abdurrahman, ngayon ito sa kanyang Umar ibn Khattab. Natigay Umar at tigay Abdurrahman bin Auf, "O Bakr, sa kapi matawag sa akin. Di mo pila-pila i-makinig tali sa Rasulullah, din makaw, taga-prani si Abu Bakr siya kay Umar. Din umudog, taga-prani si Abu Bakr siya si Umar. Nas kapa di mas matawag sa akin, doon ka bagi dyan ako ng kapan?" Tigay Abdurrahman bin Auf. Natigay Abu Bakr, "Apyangin mo, naging madalong ka." Natigay niya ako madalong, "Na oran ka at ang mga mapiyasa ka ni Umar, na mas mapiyapa ni Tito, upama na sulkanin ang personality, mas mapiyapa ni Umar." Okay. Na na, method. Ito bang kayo ipatawagi Abu Bakr si Uthman bin Affan? Akapit mong sa kanon asara ang mabasarina bin Janna. Na medyo mo ba? Ininjani. Uthman, ngini madalong ka sa kanya Abu Bakr, ngini madalong ka sa kanya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Natingin siya, "Allahumma inni bihi anna sarinatahu khayru min alaniyatihi." So katawag ko sa kanya Umar na so masulunin na niyapan tumo sa kanong mapayagi. Niyapan tumo sa kanong mapayagi. So masulun agal makani na niyapan tumo sa kanong mapayagi. Na niyapan inisumpati Uthman na tingin siya, "Wa annahu laysa fina mithluhu." Dahil ang matungong kapag-isa ni Umar sa may masalkan ni Manitin.
dan ang tubuh ini naka Sawan ibn Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pakal dun ta pakal ganin ta tuntun na na ini jali Abu Bakar si Usaid bin Khudair siya ka namang ansar na may itubong ba ni nadalong katika ni madalong katika Abu Bakar sa kani Umar nyari ini jali si Usaid bin Khudair na tingin siya nyari nadalong na tingin siya Allahumma a'lamhu khairata ba'dak yarda li rida wa yasqatu li sahab walladhi yusarru khairun minalladhi yu'li min alladhi yu'la walan yadi hada al-amr ahad aqwa alayhi minhu niaba in kawana bi tiyana ni usaid mas mabagan sanan in pitalu nanti in sia sunatawang ko bu salkanin na mas mapiya oi masuwat sakanin amay katimpuna amay kadeta kaswata na mabunsi sakanin amay katimpuna kabunsian atau kadeta kabunsian nandusu masul na ipagbaganani nagal pagkana niya tamong sa kanong mapayagin nandunadet ang makaami sa kanong niya maagal pagkana niya si Umar masalahin to benda masalahin to upama na inanggay ni Usaid ibn Khudair kani Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu pantag sa kani Umar ibn al-Khattab na gunasom ito ba na nanaypun no Abu Bakr Siddiq apukuyan sa consultation na umani sa nanyani na katandu na si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Noong naubos na ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu magtanong-tanong sa mga sahaba kay Abdurrahman bin Auf at saka si Uthman bin Affan, si Usaid bin Khudair at saka libang pa sa kanila, lahat sila ay pinili o di kaya mabuti ang kanilang ibinigay na advice kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu patungkol kay Umar bin Khattab. Liban lamang sa isang sahaba. Sino ito? Si Talha bin Ubaidillah. Ang sinabi ni Talha bin Ubaidillah, sabi niya, Abu Bakr, ma anta qailun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika Umar alayna wa qaddara hifdatahu. Ito lamang ang medyo may sagot na kumbaga, di naman sa hinibaganda. Pero ibinigay niya ang kanyang tunay na advice kay Abu Bakr Siddiq. Ang sinabi ni Talha bin Ubaidillah, ano ang isasagot mo Abu Bakr Siddiq? Ano ang isasagot mo Abu Bakr sa iyong Panginoon? Kapag tinanong ka niya kung sino ang iniwan mo sa amin na tagahalili mo na si Umar, anong isasagot mo? Alam mo naman kung gaano siya ka-stricto at kung gaano siya katindi at kung gaano siya katapang at kung gaano siya mga bagay na parang ayaw ni Talha. Nang marinig niya po Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ito, sabi niya, "Upuin niyo ako dahil hindi niya kaya umupo ng kanyang sarili." "Upuin niyo ako," sabi niya Abu Bakr Siddiq. At pagkaraan sinabi niya, "Tinatakot niyo ba ako sa Allah subhanahu wa ta'ala?" Sabi niya, malulugi ang sinumang tao na ang kanyang babaunin sa kanyang pagbanaw dito sa mundong ito ay kawalan ng katarungan. Yun ang sagot ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ang isasagot ko, sabi niya, kung ba't ko iniwan si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bilang tagahalili para sa inyo ay ganito. O Allah, iniwan ko para sa iyong mga alipin si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na yun ang karapat-dapat na nakikita. So sinagot ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ang katanungan ni Talha bin Ubaidillah kung bakit pipiliin ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu si Umar na napaka-istrikto. Gunaso niya ba inatalong ni Talha bin Ubaidillah na tingin Abu Bakr ngini talong kakakananan ka uitsan ka ng Allahong taras at din initabong kakanamang ulipan ka na si Umar ipinaminan ka nakatawan ng kabun inanataw na sobre ka tagasin sobre ka pasagin na naguna makinig Abu Bakr Siddiq at yung pambangon akong tingin una makambangon na tingin siya pangilig ka na kunutang ko Allahong taras na niya nung sabuti na kalugian sa kanon din ataw inyaning ganatan siya sa doon niya inyaning mambalutong nakatalim ko niya ko isang patigin na karnang ko niya ko initabon sa kanila na si Umar ibn al-Khattab ang tubang ikatawang ko pinakamapiyasa ko ng mga uri panagka ito patigin isagot ko tigin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na gunaso may ito ba na natanto ng sanyanong pamilin no Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu
na si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na nabunyan ng tuba na tinamagun sa sulat si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a inisugunin ikabatya sa karunyaba ang sulat sa doon sa Madina doon sa mga dalpa anasakupan nung kadato ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu taman sa kanumang makulong sundalo. So, pamamas na nusagunan, mga genera, kung nasalikin na sundan. Naniyasu, unin na sulat. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ma ahida Abu Bakr ibn Abi Quhafata fi akhri ahdihi bin dunya, kharijan minha, wa inna awwal ahdihi bil akhirati, dakhilan fiha, haythu yu'minul kafir, wa yukinul fajir, wa yasdukul kadir. Inni istakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Khattab, فاسمعوا له واطيعوا واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي واياكم خيرا فان عدل فذلك ظني فيه وعلمي به وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير اردت ولا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نيابة إني تابوني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصولاً أين سوغنين إكباتيا لوسو مدينة لوسو مغا دلبا أنا سكوباً أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم نياسو باسد أي بدابوني أبو بكر الصديق أواتني ابن أبي قحافة سكانو موريدن أغيني سياسة دنيا سكانا تارين لدنيا نيا na pagalayan din againin sa kanu-akhiran sa lurupanin sa akhiran. Sa niyaba at timpo na makapalitiyadan sa kapir. Nando kaadunan din yakin sa tawadupang. Nando makapangimbunan din sa tawang mapandalabutan. Kagina gani din sa upit dalawa kamatayan. Gani din sa kapamukun, gani din sa malikulmot at mukun sa kanungyawan. Niyako initabot ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sa kanulinangkong na si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Nakagina kami ito na pagkikinagaw sa ganin, nanupalitya rin o sa ganin. Ka, diyako upama naggulang sa kanulang daw amapya ang pangirayin ko para ko Allah Ta'ala susugunin, susugamanin, susuginawa ko na susugano ba natingin. Huwag. Na, aming katito si Umar nandu pia-pia, nantubo sumo pianta pa kusar kanin. Nantubo sumo sabot kusar kanin. Nungyada aming katsarin na na umani nyawa, umani tau, na na ndoy mapantianinin. Siya ba sa dunia? Ndoy upama na pinggal pagkin siya sa dunia, ito ba'y umani no sa gaymonin? Umapia na mapia, umawag na mawag. Dahil ang kahanggap ko tigong Abu Bakr niya tabiya, na mapia, di ko katawan igay. Nandung katawang pun untin ang tao ang mga talimutan o ndaw ba ikapawangan no sila man ito ang mga talimutan. Ito ang huling habirin na iniwan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang huling habirin na iniwan ni Abu Bakr Siddiq na anak ni Ibn Abi Quhafa sa huling hantungan niya, huling araw niya dito sa mundo nang siya ipapalabas na dito at papasok na sa akhirah. Oh. Sa panahong ito ay magkakaroon na ng paniniwala ang hindi naniniwala ang kafir at magkakaroon na ng katiyakan ang taong suwail at makakapaniwala na dito ang sinumang nagpapasinungaling. Ako sabi niya ay iniwan ko sa inyo si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kaya makinig kayo sa kanya at maniwala kayo sa kanya. Hindi ako magkakaroon ng pagkukulang na hanapin ang kabutihan para sa Allah, para sa kanyang sugo, para sa kanyang relihiyon, para sa aking sarili, at para sa inyo na mga tao. Kaya kung siya ay magiging makatuwiran, at yun sana ang gagawin niya, ay yun ang pagkakaalam ko sa kanya, at yun ang tinitiyak kong gagawin sana ni Umar ibn al-Khattab. Pero kapag siya ay nagbago, ang bawat buhay dito sa mundong ito ay magkakaroon ng gantimpala sa kung ano man ang kanyang ginawa. Kung mabuti ay mabuti, kung masama ay masama, wala akong hangarin kundi pawang kabutihan lamang at hindi ko alam ang lingit ang hindi natin nakikita at tiyak na malalaman ng sino man nagkakaroon ng kawalan ng katarungan kung saan sila patutungo. Yan ang katapusan ng mensahe ni Abu Bakr Siddiq nang piliin niya si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kaya nangyari, naganap ang pagpili kay Umar ibn Khattab bil istikhlaf, kumbaga appoint. In-appoint ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na ang
Mama bahala pagkalipas ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay si Umar ibn Khattab. Marami pa tayong babakitin dito ng mga hakbang na ginawa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, pero ito ay babakitin natin sa mga susunod na khutba, dahil na may mga may kataasan ito, at babagitin natin kung ilang mga aral na makukuha natin sa pangalawang khutbah. Barakallahu lakum wa lakum al-Qur'an al-Azim. Alhamdulillah, inna kathiran kama amara wa shukru wa fakat ta'adhan bi ziyaratin man shakar wa ashadu an la ilaha illallah rahmahu la sharika lahu wa lukarih man ashirika bihi wa kafar wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu sayyidul bashar asyafi fil mahshar yawmal mahdi wal hasri sallallahu alayhi wa ala alihi khaira sahbin wa ma'ashar wa ala tabi'in lahum bi ihsanin madal badr wa ajwar ibadallah. Kukuha tayo ng ilang mga aral ito. Sapat ng mga dalawang aral patungkol sa nangyaring pagpili ni Umar, pagpili ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kay Umar ibn Khattab bilang tagahalili. Unang makukuha nating aral, bakit natin binabanggit ang kanilang mga pangalan na sina Abu Bakr Siddiq, sina Umar, sina Uthman, sina Ali? Bakit meron bang kahalit tulad si Abu Bakr sa atin, sa mga leader natin? Ma'adallah, wala nang katulad ang mga tao ito. Wala na tayong makikita na Abu Bakr, patay na siya. Wala na tayong makikita katulad ni Umar, wala na. Wala na tayong makikita katulad ni Uthman, ni Ali, ni Umar bin Abdul Aziz. Pero ang tanging hangat natin dito ay yung ginawa nilang proseso, yung ginawa nilang mga hakbang kung paano pumili ng isang magiging leader, o kung paano ang pamamaraan ng pagpili ng sino mang itatalaga na pinuno. Niya ba ikablangit tanong sa niya na kinatanong niya magkumperan i-kangunutan sa guna na mana si Abu Bakr at o mana si Umar at o mana si Uthman, mana si Ali, dahil kumparison, dahil mukarana. Ugeran niya tanong kablangit na sulala na inukita nila. Sulalan ay nakita nila kagina ito ba ipagkwanta nun alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin dekena name ngala dungala ugeda sugalbakan kapatino ting Rasulullah sunnat ko masasunnat mga khulafa'ir rasyidin anto ba ikabramitan dekena ninyo manay pagkumpir ka sa kanya Abu Bakr sa mga leader kato sa guna dekena to ugeda so guideline so proseso so ukit so mimba i kanilang ang kinaukit sa kinapamili sa kalapit dalawa leader na niyabay kabalagi tanong kanuta ng makakuha sa mana guide mana tuturo sa panumbay ukit na kinapamili nila. Ikadua siya pang lagi na dinamin ko din iumanisa ko ng mga sahaba na dapat yung kaumanisa na tingin siya si Kuala Tanuka nantuwa tanda sa niya apangulan na mas uliya na kina mga gagawan na kina niya patigisigyan kaumunisan niya ng kagadang natingin siya responsibility na sabab sa responsibility na di katamago sa ginawa ini kakensya kullukum ra'in o kullukum musul na trayyatih lang unaw na rin iniingya sarka nung ay inisalik manang pa ng kasalik pa ng sarka na ito sarka nung sa gayamuni nantuwa inikagil ka mga sahabat mo. So ito ang pangalawang araw nito ay hindi sa ang mga sahaba ay nakipag-unahan sila na ang bawat isa gusto niya ako ang itatalaga mo, kundi ang bawat isa sa kanila ay gustong ibigay sa iba dahil nasa kanilang concept, nasa kanilang isip na ito ay responsibility at tiyak na ito ay tatanong sa kabilang buhay. Hindi ito pinag-aagawan, kundi ang nasa kanila ay itatanong ito sa huling araw kung ano ang ginawa mo bilang isang taga isang leader o isang pinuno.